Lahat naman tayo gusto mag-heavy pagdating sa pag-workout. Siyempre, para sa pag-build ng muscle. At upang masukat mo na rin kung gaano ka kalakas. Pero kahit super heavy pa yung bubuhatin mo, dapat sinusunod mo pa rin yung proper form. Kaya hindi maiiwasan ng ilan na magpaspat sa kanyang kabady. Kahit sino na lang ba pwede mong pakisuyuan para ispatan ka? Sa video ito, pag-aaralan natin kung paano gawin ang pag-ispat. Tatalakayan din natin ang mga bagay na dapat tandaan ng spotter. Pero bago yan, kung di mo pa napipindot yung kulay pula dyan sa bandang kanan, pindutin mo na, pati na rin yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga itinuturo. Una, kung ikaw ay magpapa-spot, piliin mo yung taong akma sa bigat na bubuhatin mo. Kung 200 pounds yung bubuhatin mo sa pag-bench press, makisuyo ka dun sa taong sa tingin mo ay kakayanin niya na alalayan ka sa bigat na 200 pounds. Pangalawa, sabihin mo sa spotter mo kung ano ang gusto mong gawin niya sa pag-spot sa'yo. Kung sa'yo ang pababa at aalalayan ka niya sa pag-angat, o sa'yo ang pababa at pataas at aalalayan ka na lang niya kapag hindi mo na kayang isabit ang barbell. So dapat nag-uusap kayong dalawa. Sa mga spotter naman, ito ang mga dapat tandaan. Una, punasan muna ang mga pawis, lalo na sa bandang ulunan at kamay, upang hindi tumulo sa mukha lang o mata ng magbubuhat. Pangalawa, alisin ang headset o earphone para nakafocus ka sa pag-spot. Sa video ito, mapapansin nyo yung isang kamay ng spotter ay nakahawak isang poste. Ito ay para sa mas malakas na pag-alalay sa nagbubuhat. Huwag hawakan ng bar, pero nakasunod ang kamay para always ready ka sakaling din niya kayanin. At tulungan siya hanggang sa maisampa ang bar. Huwag ganito, dahil kapag di na niya kaya, lalo na kapag sobrang bigat, sigurado ako di mo kakayanin kahit dalawang kamay pa ang gamit mo dahil mawawalan ka ng balanse. Para sa mga dumbbells naman, gaya ng dumbbell shoulder press, sa siko mo siya aalalayan. Huwag sa dumbbells, dahil mawawala ng control yung nagbubuhat. Pagdating naman sa squat, ito ang mga dapat tandaan. Itapat ang forearm sa lower chest, o sa tadyang, o sa ribs. At huwag mong hahawakan. Huwag din masyadong madikit ang katawan mo sa kanya, dahil baka mawala sa focus yun ang bubuhat. Huwag yung gawin ang ganito. Mahina ang pwersa mo dito kapag di na niya kaya. Baka may mapahamak pa sa inyo. Tandaan lang sa mga nagbubuhat na may spotter, samantalahin nyo ang pagkakaroon ng may umaalalay. Gawin ang exercise ng tama o proper form. At huwag kalilimutang magpasalamat kay spotter. As always, hindi tayo lumalaki sa gym, kundi sa pagkain ng tama at sapat na tulog. Hanggang sa muli, mga kaprakti. God bless.